So kasama po natin ang Mandaluyong Bride na si Mark Galedo. Yes, ay natin po ako ngayon sa Bugs Nito. Pangalawa ka out of 12 starters na pinakawalan. So, pero nagtapos ka sa pang-ani. Ano ba nangyari? Talaga nangyari dyan? Talaga yung kanina, yung sa start kanina, okay naman, good start. Medyo nagkaroon lang tayo ng crucial ano sa middle nung course. Talaga nag-down ako kanina doon. Unang bigay sa akin ng time before halfway is lamang ako ng ilang segundo doon sa Thailand, sa unang rider na pinakawalan. And then before halfway, nabawian niya ako. And then nag-same na kami ng speed. Talagang mas mataas na yung naibibigay niyang speed sa akin. So talagang kinakainan na ako unti-unti. So medyo talagang ando na yung push ko talaga na hanggang doon na lang. Talagang binigay ko na lang lahat ng makakaya ko before matapos yung laro. At talagang pinilit ko pa rin ihabol. Matapos lang yung race. Talagang push 100% talaga. Pero kasi ko rin sa 15 kilometers to the finish line ando kasi may we were situated in 15 kilometer mark to the finish line. About 3 seconds kayo. If mangyari sa finish line, saan nakachampo? Sa Thailand. Yeah. Kanina po, nung pagdaan dito ni Mark Galedo, siya po ay about 33 seconds left behind dito kay Tanaka Chayasombat ng Thailand. Yeah, yung basihan ko nung una na tanaw ko pa siya nung unang mga before halfway. And then after halfway, nawala na talaga siya sa paningin ko sa harapan. So nandun na lang talaga yung sa ano ko na mag-push dahil yun din yung target ko before halfway, mag-push siya talaga 100%. Pero talagang wala na, hindi ko na siya natanaw. Yes, paano naman umiksena na si Amon kaya dito na pang-8 sa pinakawalan? Umiksena, di ba? Palagyan mo, pag ilang kilometer to the finish line siya umiksena dito sa laro na to? First 10 pa lang, talagang ang sabi sa likod is lamang na kagad siya dun sa mga nasa harapan niya. So talagang kinainan na niya kagad ng oras tong si Oranza, si Laos, si Thailand. So talagang then, ako rin, nakikita ko rin talaga isa sa bet talaga na matinding kalaban tong Ayman Kayadi ng Indonesia. Dahil talagang subaybayan namin bago tong SEA Games, talagang nasa peak yung taong to at saka talagang naghanda para sa SEA Games na to. Considering also na mas harder ang terrain yata sa Indonesia. Yeah, mga vulkan dyan, so, balak mo ba bumawi ulit? Former Ronda Pilipinas 2012 champion and Latour de Pilipinas champion? Ando pa rin naman, syempre, motivated pa rin tayo at saka syempre yung pasalamat ko sa tao na talaga nag-abang at saka nag-suporta sa atin sa daan. Talagang na-push nila kami, na high moral kami sa na makita namin sila talaga sa daan. So talagang kami, binigay namin lahat ng mga kaya namin. Pero sa tingin mo, hindi naman sa pagiging ano, pero disappointed ka pa rin? Oo, syempre talaga. Disappointed ako sa sarili ko dahil talagang this event to happen talaga. Kahit pumasok kayo sana man sa third place. Yep, yun talaga. Nasa ano ko na talaga, kahit sabi ko pa, third place lang talaga ipasok ko to. Pero talagang hindi namin expect na below 1 hour talaga ang makukuha nitong nung Indonesia na si Ayman Kiyad. Dahil kami, previous talaga ang ano namin is 1 hour 4 minutes last 2005 SEA Games. So talagang hindi namin expect na below 1 hour makukuha ni Ayman Kiyad dito. Pero naging threat ba siya? Kasi previously, nakakalaban mo siya sa Pride Philippines 2019. Mm-hmm. Tama ba? Tama. Talagang bet namin talaga. Nakikita talaga namin ito. May kalaw siya talaga. Meron talaga. Ayman Kayadi, Gochuwat ng Singapore. Talagang si Tanaka ng Thailand. Talagang active Asia Tour. Kalaban talaga ng Team 7-Eleven to ng Team Navy. Talaga active sila sa Asia Tour. Na nagtatap talaga. Okay. So maraming salamat po. Ang ating isa sa rider from the Philippine team, Mark Galedo.